guys, welcome back to my channel. So for today's video, nag-gala ulit tayo. And I'm so happy, makakalabas na naman tayo ng bansa. Puro na lang tayo gala, guys. So today, we are going to Hong Kong. Actually, Hong Kong plus Macau. Pero Hong Kong yung entry ko. And then, Macau yung exit ko. So, ayan. Medyo nagugutom kasi ako. Like, 7:30 kasi yung flight ko, maaga pa. Like, mga 6 pa lang yata. Meron pa ako mga more than 1 hour na biyahe. Kukwento ko yung requirements and then ano pa ba, mga immigration questions later on. Mag-order lang ako ng breakfast kasi my energy is not giving at the moment. I need some energy to beat the gap. Uminom ako ng kape tapos mainit, parang naluha tuloy ako. Bumili ako ng breakfast doon ulit sa may diyan sa may parang convenience store. Bumili ako ng kape tsaka hotdog sandwich. So yun guys, let's talk about the requirements papuntang Hong Kong. Parang wala na, parang wala namang requirements. Actually, ayun lang, yung passport lang, valid passport, tapos tsaka yung plane ticket. Yun lang naman yung hinanap sa akin, guys. Tapos, syempre kung may, mas maganda may hotel booking na kayo, lagi kong sinasabi, pero hindi naman siya talaga hinahanap. Ewan ko, in my experience, ah, hindi siya hinahanap. Lagi lang passport tsaka plane ticket. And then, ano ba ba? Yung ano pala yung declaration, 'di ba? Dati ay departure, yung departure card, 'di ba? Dati nag-fill out pa tayo ng mga yung sa papel-papel. Ngayon wala na silang din 'yan, like improving. Improving in na iya, wala na silang ganyan. So parang ano na siya, QR code, i-scan mo na lang tapos doon ka mag-fill out ng parang departure. I think you can do it in advance kasi nung pagpunta ko dito, may mga tablet sila doon pero dalawa lang yata, ganun, parang dalawa lang. So kung pipila kayo, matatagalan kayo. So, mas maganda may data kayo or may internet connection. And then, ano pa ba? Luckily, hindi ganun kahaba yung pila sa immigration today. Natatakot nga ako kasi kakatingin ko lang sa Instagram. Tapos yung friend ko, nag-post siya like few days ago, like 2 days ago na sobrang haba sa immigration. Pero today, hindi ko alam, hindi siya ganun kahaba. Siguro kasi early morning flight ako. 7:30 a.m. yung flight ko. So, nasa immigration na ako ng mga 5 in the morning. Tapos parang wala pang 30 minutes na natapos na ako. Parang ito yung pinakamabilis kong immigration after the pandemic. Kasi laging mahaba yan dyan eh. Pero surprisingly, ngayon hindi siya ganun kahaba. Pero, diba 5 ako pumila? Siguro ng mga 5:15 or 5:30, nagbe-build up na yung tao. Biglang humahaba na yung pila. So I think mas okay kung earlier kayo. Para hindi pa ganun kahaba yung pila. And then, ano ba yung mga tanong sa immigration? Ayun lang. Actually, parang napansin ko mga bata yung immigration officer today. Parang first time ko nakita yung mga faces nila. Parang mga bata. Napalitan na ba yung mga luma? Tsari. Tapos, yung nag-interview sa akin, si Magno. Tinignan ko talaga yung pangalan, si Magno. Kasi parang cutie siya. Parang cute siya. Hi, Magno. Tsari. Sabi si Magno. Tapos, ang tinanong niya lang sa akin is, ano ba yung tinanong ni Magna sa akin? Nakalimutan ko na tuloy kasi parang nakafocus ako doon sa itsura. Sabi niya na, ala, nalimutan ko yung tinanong ni Magna kasi. Tinignan ko talaga, first time ko nagtingin ng nameplate ng immigration officer. Tinignan ko yung nameplate niya dito. First time ko nagtingin kasi parang medyo bata pa siya, parang cute. Ang tinanong niya is, sabi niya saan ako nagtatrabaho. Tapos sinabi ko yung place. Sabi ko, bakit? Susunduin mo ba? Joke. Sinabi ko yung kung saan ako nag-work. Tapos sabi niya na, kailan ako babalik sa Hong Kong? Sabi ko, actually, babalik ako agad para sa'yo. Sabi ko na, sinabi ko yung date ko. Poor Landy. And then, sabi niya na, tatlo lang yung tinanong niya, last is, sino kasama mo? Ay, meron kang kasama. Sabi niya, meron kang kasama. Sabi ko, wala nga. Gusto mo. Ayun lang, tatlo lang tinanong niya. Tapos tinataka niya na ganyan. Mabait si Magna. And then, ano ba ba? So, wala pa pala akong money, no? Doon mag-withdraw na lang ako. Kasi wala rin akong peso. Actually, yung pera ko dito, mga 300 pesos na lang. So, pag hindi ako nakapag-withdraw sa Hong Kong, good luck talaga. Pero doon na ako mag-withdraw. Kasi ganun yung nakasanayan ko. Nag-withdraw na lang ako ng pera sa mismong bansa. And then, ano pa ba yung mga kailangan yung malaman?
Yun lang naman. Yung palitan pala from, yung parang 1 Hong Kong dollar equals to around 7 pesos. So, i-multiply nyo lang by 7. For example, gagastos kayo ng 100 HKD or Hong Kong dollar, mga 700 pesos yun. Parang ganun. Estimate. And then, ngayon, summer ngayon sa Hong Kong. So, mainit ngayon. Si JM pala, si JM Banquisho, di ba yung loady natin na vlogger? Like, kaka-Hong Kong niya lang yata last week. Tapos tinanong ko siya kung ano, kung tawag doon, kung mainit na. Tapos sabi niya, super init na daw. Kaya, ayan, nakapolo lang. Ayan. Ganito lang yung mga outfit-outfitan ko sa Hong Kong, guys. Mga polo-polo shirt lang. Like, kasi ano, summer na yun. So, parang asa tito lang tayo, ganun. Tapos nabili ko pala ito sa, ano, guys, sa TikTok. Mga 100 plus lang. Pero huwag niyo na lang ipagkalat. Panoorin niyo sa TikTok, inililink ko doon yung mga binibilan ko ng mga damit. And then, ano pa ba? Yun lang naman guys, kakain lang ako. And then, I'll see you later sa Hong Kong Disneyland. Sorry, hindi. Guys, yung flight namin is na-delay. Na-delay siya ng mga 1.5 hour yan. So yan, nag-boarding pa lang kami. Dapat kanina pa mga 6:40 yung boarding namin. Mga 8 a.m. na. So, buti na lang sa itinerary ko ngayon, like chill lang. So, wala namang maapektuhan. Kaya pag first day, nasasakta ako. Kaya I recommend siguro kung first day nyo, wag muna kayo yung parang merong nakabook na mga tours kasi baka madelay yung flight nyo tapos hindi kayo makaabot sa mga tours nyo sa day 1. So I suggest pag day 1 more on, free day nyo lang ganun. Although may mga pupuntahan kayo pero sana hindi yung may mga time bound. Kasi ano, baka madelay kayo tapos hindi kayo maabot. Kagaya ngayon, like 1.5 hour delay kami. So kung meron akong tour ng ano ng today, baka malate ako. Anyway, magpapahuli na lang ako. Medyo marami ring ano, passengers for today's flight. Alright, and I'll see you, HK! Ayun na, finally, we are bored. Oh, oras na, parang super late na. Tanghali na yata. 8:20, ala, parang 2 hours delay kami guys, sa totoo. 2 hours pala siya. But anyway, tara na, mag-board na tayo. Sabi, tawin mo ka ng Taiwan, okay mo yun, nakakapagalit. Oo nga eh, bro, Taiwan. Hong Kong naman, para may iba naman. Hindi ako nagsabi na magkita ka na ng Hong Kong. Ah, seryoso? Nagsasabi pa tayo. Oh, what a pot! Oh, my God! Grabe naman. Mini video, ay, hello! Bye-bye! Ala, ang laki. Ang laki ng aeroplano. First time. Nag-selfie lang ako sa aeroplano kasi malaki siya. Like 1, 2, 3. 9 yung ganun. First time. Hey guys, so I have just arrived here in Hong Kong International Airport. Medyo nagugutom na ako kasi di ba delay yung flight namin. So parang lunch time na ngayon. Parang 12 na ba? 11:30. It's already 11:40. Kaya pala medyo gutom na ako. Isa guys. So punta muna tayo sa immigration and then kunin natin yung mga nagbook na ako ng SIM card here and then Octopus card. Yung Octopus card yung parang yung sa Taiwan, ano nga ba yung easy card yung sa Taiwan na parang magagamit mo sa mga train, sa buses, sa mga 7-Eleven, ganun. Octopus card, nagbuka ako sa Cloak, nalagay ko na lang sa description box, mga 600 plus yata yun. Tapos may kasama na siya na 50 HKD na load and then SIM card na. Ang binili kong SIM card guys, yung pwede siyang may 1 gig siya na sa Macau. Tignan niyo lang sa clock or ilalagay ko na lang dito sa description box. Yung piliin niyo yung mayroong 1 gig na for Macau kasi kung magmamakaw kayo kasi hindi gumagana daw yung SIM card ng Hong Kong sa Macau. I mean, kailangan merong ano, merong parang ganun na may 1 gig kasi kung hindi parang bibili ka ng bagong SIM card sa Macau which is hindi siya efficient at hindi siya
ano, makakatipid. So ganun na lang gawin niya. Yan na. Kita ko na yung two immigration in. Hello, Hong Kong. Good morning. Yan. Basahin-basahin nyo na lang. May mga nakasulat naman dyan na mga ganyan. Yan. Immigration, mainland, Macau ferries. So, diretso lang tayo. Dito sa, yung CR nila sa airport, guys. Sa social, merong... Cold ba to? Hot ba to? Uy, poking! Hindi pala so. Hindi pala. Hangin pala siya, guys. Hangin. Anong hot and cold? Ano to? Magtitipla ka ng kape. Ito yung water. And then, ito yung... Ano to? Soap. Ah, oh, high tech. And then, ito yung hangin. Hindi mo kaya, Philippines. May ganun sila. May option na ganun-ganun ka na lang. Hindi ka na yung lilipat-lipat. Kukuha ka ng tissue. Wala na silang ganun. Immigration, bababa daw, no? Tama, baggage claim, bababa. Ayan, dito. Bababa tayo here. Tapos bababa ulit. Ang dami namang baba. Ayan, bababa ulit doon. Ay, guys, ba't parang... Apparently, parang sasakay pa tayo ng train, no? Parang sa Taiwan ba yon? Sa Taiwan or sa Singapore na parang pagbaba mo ng ano ng airport, sasakay ka pa ng train papunta sa saan tayo pupunta? Mainland. Ah, ha? Huh? Tama ba yan? Ay, oo, immigration. Tingnan, pupuntang immigration. Nababasa niyo ba, guys? Yan, immigration, mainland, Macau ferries. Sasakay pa daw tayo dito. Yan. Makikita nyo kung ilang minutes pa. Ito, next train in 2 minutes. So, since may 1 minute pa tayo, mag-tiktok tayo. Chan. Yan guys, parang mga around 1 hour yung biyahe from the airport. Makikita yung train. Tapos parang mga 1 oras lang siya. Ay, 1 oras. Grabe siya 1 oras. So, parang mga 1 minute lang siya. Ganun. Hindi ko napansin kasi nag-cellphone lang ako. Yan, naakit lang doon. Tapos... Yan yan. Paano yung baggage? Kasi yung aeroplano nasa kabila. Paano yung mga baggage? Ah, syempre, i-ano nila? Baka ibabas. Ibabas dyan. Ah, okay, gets. Guys, diba doon yung immigration, tapos lalabas ka dito sa baggage. Idiretso mo lang. Huwag ka nang mag-right or left. Ano video? Okay, thanks. Lagi kong sinasaway na no video daw. Parang mula doon sa ano yata... aeroplano hanggang, ewan ko kung saan yung no video, para nasa arrival hall na ako. Baka naman pwede nang mag-video, no? Basta hanggang dun sa ano, bawal yun sa may baggage area, no video pa rin dun. Wait lang. Ayan. Ito na naman tayo sa paghahanap ng ano, SIM card. Wait lang ha. Medyo malawak siya. Ah, ayun. Arrivals hall, letter A daw. So, didiretso tayo dito sa letter A. Ayan. Basahin nyo na lang guys yung mga signages sa taas kasi medyo malawak yung arrival hall nga. Ay, parang nagugutom na talaga ako. Mag 7-11 kaya muna tayo. Ay, may robot. Ay, kamusta ka? Ang galing niya, no? Masipag siya maglinis. May 7-11. Bili kaya muna ako ng pagkain, guys. Kasi parang nagugutom. Or kunin muna natin yung SIM card para wala na tayo pinaproblema. Oo, sige. Mag-decide ka na maayos, Marvin. Huwag kayong parang indecisive. Wah, indecisive. Ay, sko. Kung kailan nagugutom ako, tsaka naman may mga ganyan ka makikita. Diyos ko. Taihing. Saan ba yung Taihing na yan? Matangkot. Hala, may Wolfgang dito, guys. May Wolfgang. Kung hindi natin ito ma-afford sa Manila, afford din natin dito sa Hong Kong. Tara, try kaya natin. Magkano ba? 178 HKD. Bilisan lang natin. Hala, baka lumapit si ate. Charing lang, di ako kain dyan, ate. Ayun, letter A.
Arrivals Hall, ito ulit. Ito, parang ito na yun. Arrivals Hall, guys. Medyo malawak, no? Malawak yung lalakaran nyo pagkadating nyo dito. Ay! Arrivals Hall, dyan ako galing. Oh my God, so dapat ba kinuha ko muna siya doon sa loob? Tama ba? Parang mali ako. Dapat ba kinuha ko muna sa loob? May balik tayo, guys. Ano, cute ko yan. Pero wait lang, guys, balik tayo. Parang nakalabas na yata ako ng Arrivals Hall. Yung bawal mag-video, yung ba yung Arrivals Hall? Hindi rin ako sure, pero balik tayo. Pwede bang bumalik dito? Kasi palabas yung mga tao. Tapos tayo papasok. Baka mag-no video na naman. Mamaya na ako mag-video, guys. Baka mag-no video na naman ako dito. Guys, hindi pala. Lalabas ulit ako. Nahiya ako. Nahiya ako. Titignan ng mga tao. Sabi, ba't yung isa palabas-labas? May mga nag-diabaw pa naman diyan ng mga nag-aantay ng mga ano, nag-arrive. Nalulost-lost ako dyan sa airport. Tapos parang may isang matandang lumapit na, hello, excuse me, parang kung ano ba yung kailangan ko. Sabi ko na, nasan yung arrival hall? Sabi niya, this is the arrival hall. Sabi ko, nasan yung counter A13? Sabi niya na, labas daw ako dito. Tapos may mga number daw, each store. Yung ba yung mga number? 24, ganun. A2. Bro, yung mga number nila hindi kasi sunod-sunod. A02 tas A024. Nasaan yung 3 to ano 23? Gigil din ako sa Hong Kong. Ayusin nyo kasi nagugutom na ako, Hong Kong. Like, hindi na ako nakikipagbiroan. Ha? Yung paghahanap pa lang ng SIM card, mauubos na yung araw ko. Nalulost na talaga ako. Mag-picture na lang tayo dito sa parang Singapore. Huy, yung sa Singapore, totoo yung sa Hong Kong. Screen lang. Singapore 1 point, Hong Kong 0. Charing. Kasi yung sa Singapore totoong tubig eh. Yung sa Hong Kong kasi parang niloloko lang tayo, screen lang. Tawa ka ng tawa, hindi mo pa nahanap yung SIM card mo. Nagigigil. Gugutom na ako. Hindi talaga organized yung ano dito, numbering. Nasaan ba yung mga number na yan? Hindi ko talaga makita yung mga number na yan. Pabalik ulit tayo dito. Pabalik-balik na lang tayo. Day 1, ano, Hong Kong Airport. Ganun yung itinerary natin for day 1. May afam dito. Kuya, I'm lost. Can you help me find myself? Charot. Nag-English ako. English pa naman siya. Bopis. Dapat tinagalog mo, Marvin. Para di nyo maintindihan. Oh my God. Ayan na pala, guys. Ganyan pala. Tignan nyo. Mayroon dyang A16, A15, and then A14 doon. Kita nyo, may mga number pala. Ang liit kasi ng number. So yan, pag-arrive mo dito, yan yung arrival hall. Sa A kayo mag ano, meron kasing arrival hall B, ayun no. Doon kasi ako galing sa B. Ito may arrival hall A. Tapos ang pupuntahan natin na clock is A13. Ayun! A13, guys. Nakita ko na siya. Ayan o, OBS. A13. Nasa Arrival A lang siya, guys. Sa harap ng Arrival A. So, yun, guys. Yung SIM card saka yung Octopus card. Pareha sila sa counter A13. Tapos ibibigay na lang sa yung SIM card. Meron naman silang pangtusok para ma-open mo yung itong phone. Tapos ikaw na bahala magkabit. Tapos activated na daw agad yung SIM card, so you just have to turn on the data and then that's it. So let's see, let's try if it works. Test. Okay, it nag-work siya, guys. So ganun lang, wala nang matagalang activation process. And then this is the Octopus card, meron na siyang 50. So magbabas na tayo papunta sa city. Ang bus na sasakyan nyo is bus. Yung SIM card A13, no? A13, yung SIM card tsaka Octopus card. Yung bus naman is A21.
bus A21. Pag hindi niya maalala, isipin niya lang letter A siya, hindi siya letter B or letter C, letter A and then 21. A21. Di ba? Binigyan ko pa kayo ng tip diyan ha. Okay, done na tayo sa SIM card and sa Octopus card. Buti na lang isang counter lang sila, so hindi na tayo mahirapan maghanap. So 8:13 'yon. Ngayon is magbabas naman tayo. Ang problema natin, saan babanday mga bus dito? Sasakay tayo sa bus A21. Wait lang. Bibili lang ako sa 7-Eleven, guys, kasi parang 40 minutes yung biyahe sa bus, tapos sa bus na lang ako. Pwede bang kumain sa bus? Sa bus na lang ako kain. May 7-Eleven dito na nakita ako kanina. Kahit ano lang, tubig lang or anything lang. Kasi parang medyo ano na eh. 12:30 na. Grabe, guys, ang dapat 9:30 yung expected naming ano, 'di ba, dating. Tapos nakarating kami 11:30 ganun. Tapos ngayon 12:30. Parang tagal pala ng delay namin. Ay, fuck. Wala pa pala akong cash. Sunga. Pupunta ka sa 7-Eleven, wala kang cash. Although pwede ka naman gamitin yung Octopus card, pero mag-withdraw na rin tayo. Okay? May Bank of China dito, ayun o. Sakto. Sige, dyan na tayo mag-withdraw Bank of China. Kasi nung nag-Taiwan ako, nag-withdraw ako sa Bank of Taiwan. So ngayon naman, Bank of China. Kumbaga sa Philippines, Bank of the Philippine Islands. Charing, high BPI ba? Baka naman. Charot. Cash deposit. Cash withdrawal tayo. Pila tayo here. So yun, guys, nag-withdraw ako dito sa Bank of China, parenthesis Hong Kong. And then, ang withdraw ko is 2,000 Hong Kong dollars. Ito na yung budget ko sa 5 days, guys. Ang conversion niya sa peso, mga 14,800 or mga around 15,000. Tapos, tinignan ko sa banko ko, yung nabawas is 15,100. So, para mga 14,800 minus 15,100, yung difference na 300 pesos, yun yung charge. So, ang charge niya is parang 300 pesos. Depende kung magkano yung i-withdraw nyo. Pero ako kasi, guys, like, ito lang yung gagastusin ko. Like, tipid travel ako ngayon kasi dami kong gastos. So, actually, malaki na to ha. So, kasi nabayaran ko na naman yung hotel ko, yung plane ticket ko, tsaka yung mga yung tour ko. Konti lang din yung tour ko na gagawin. So, actually, malaki na tong 15,000. Kasama na yung shopping dito, guys. So, ayan. I think okay din yung mag-withdraw. Mga 300 pesos lang in charge. Pero nalilito ako kanina kasi mali ako ng pin code. Kasi yung arrangement ng numbers nila, guys, hindi siya kagaya ng arrangement ng ATM sa Philippines. Kumbaga, memorize ko na kasi yung arrangement, diba, ganun-ganun na lang. Hindi na ako tumitingin sa number. Tapos mali, mga nakadalawang try ako, mali siya. Tapos, ayun, tinignan ko, ay, parang mali pala yung arrangement. Hindi siya 1, 2, 3, 4, basta iba. Parang 9, 8, 7, ganun. So, beware na lang pag nag-window kayo. Para maiwasan yung akala nyo walang lumalabas. Pero meron. Tapos may 7-Eleven dito. Bibili lang ako ng something. Ayun, kumakain na nga rin sila, no? Ganyan na lang din gagawin ko. Kasi mag-alauna na, guys. Malilipasan na ako ng gutom. So bibili na lang ako dito sa 7-Eleven ng ating lunch. Oh, hello. This one? Mm-hmm. This one? Yes. Thanks. So itong binili ko, guys, ito yung $46, parang mga 320 pesos. And may siomai, may pork. Tapos ito parang pancit canton na niluto nila doon. Niluluto nila at and then hot choco. Tapos yun, kainin ko lang siya dito. Parang
Yun, so nakapag-lunch na tayo. Nabusog nga ako, parang naparami ako ng kain, ha. Anyway, we are now going to the bus station. Ah, here, here. There's a bus station. So yung bus station, guys, nasa gitna siya, 'di ba? Ayun yung arrival letter A, tapos dito yung 7-Eleven, tapos arrival letter B. Yan, kumain ako sa 7-Eleven. Tapat lang actually siya, tapat ng 7-Eleven. Yun na yung papuntang bus and train stations. So yun, pwede kayo mag-train, pwede rin kayo mag-bus gamit yung Octopus card, pero magbabas ako, guys, kasi parang maganda yung mga double decker bus dito sa Hong Kong, 'di ba? Last time din nung nagtaman daw, nag-Hong Kong kami last time ng mga friends ko pa pabalik ng airport, nag-bus kami. Tapos parang mas chill siya, guys, kasi parang nagtutour ka na ganun, kasi maganda rin yung mga views and opinions of the guests. Charin. To city diretso lang. HKIA Tower. Bus. Ayan, ito na yata yung MRT. That's the MRT, and then yung bus is here. So dito tayo sa bus. Yeah. And guys, hindi naman kayo mawawala dito. Kailangan nyo lang talaga magtiwala sa mga signages. Ayan. Bus. So yun, guys, ito bus terminus. Naalala nyo pa kung anong sasakyan natin na bus? A21. Yeah, yan. A21. This bus daw, ang next is 112. Ayan. 112 13 112. Ah, tapos meron din ditong mapa. Ayan, oh. May mapa kung nasan yung A21. Andun siya. Ayun siya, oh, A21. Tapos, you are here. Ayan, oh. I'm here daw. Tapos, andun yung A21. So, dun siya sa kabila, no? Andun siya sa kabila. Ha? Parang mali. Parang mali. Parang mali yung interpretation ko ng mapa. Ayun, A22. Tama. Tama si Marvin. Ano ba? Tama yung interpretation ko. Guys, makikita nyo. Merong mga nakapila dito. Tapos may mga sign. Ayun. A11. A11. Tapos A12. Hanapin natin yung A21. Ayun yung A21. Let's go sa go! Kaso ang dami nang nakapila sa A21, guys. Kailangan mauna tayo sa pila kasi didiretso tayo dun sa taas. Ay, bibilisan natin, makikipagbardagulan. Makikipagbardagulan tayo. Gusto ko sa mataas, yung sa second floor, para yung views and opinions of the guests, maganda mo siya matitignan. Guys, ayun na, mag-ready kayo, makikipagbardagulan tayo. Ay, ang layo ko sa pila. Ang layo ko sa pila, guys. Makikipagbardagulan. Magamitin na natin yung Octopus card lang. Ang layo ko sa pila. Gusto ko mauna dun sa taas. Dali. Isa natin. Guys, I've got good news na sa second floor tayo. Tapos tayo yung pinaka. Okay, makita natin yung view. Yes. Ayun, guys. Front seat tayo. Kasi wala akong bagahe. Yung iba kasi, like, pagka-tap nila ng cart, inaayos pa nila yung bagahe sa baba. Ako kasi wala akong bagahe. So, nag-retso ako dito sa taas. So, nasa front seat tayo, guys. Thank you.
guys, nandito na ako. Bumaba ako sa bus stop number 13. Tama ba? 13 ba yun na 14? Basta may nabasa akong Chimsha Choy. Tapos bumaba na. Ay! Ito na pala guys. So, ayan. Ito sa likod ko yan. Chongqing Mansions. So ayan guys, dito pala ako mag-check-in sa Chongqing Mansions. Diba dito kapag mga Pilipino, tapos nagtitipid. Ito yung best option. Kasi mura and then malapit siya sa mga tourist spots. Tapos ayan, nasa city center din siya. Pero basahin ko lang kung malaki kasi itong Chongqing Mansion. Tapos iba-iba yung may-ari yata ng mga units dito. So babasahin ko kung saan ko makikita yung accommodation ko. Wait lang. Dito rin nagpapalit ng pera yung mga Pilipino kasi maganda daw yung rates dito ng palitan ng pera sa Chimsha Choy. Pero ako since nag-withdraw na ako ng pera sa airport, hindi na ako magpapalit ng money. Check ko lang guys ha kung saan yung reception nitong nabukong hotel. Very nice. Flat C5, 10th floor, block C. So may mga block pa pala dito. Nasa 10th floor daw. Ay, bakit dalawa dito? 10th floor tsaka 14th floor. Ah, yun, makikita mo yung mga block guys. Dito na ako, marami mga Indians. Makita mo, BNC diretso lang daw, tapos D&E dito sa right. So didiretso tayo kasi sa block C yung nasa address ko. Flat 14th floor. Sige, punta tayo sa 14th floor. Hello. Marami ditong mga ano, Indians, ganun. Kasi dito rin kami nag-check-in ng mga friends ko dati. Pero hindi ko na maalala kasi that was like years ago. Ding! Nasaan yung block C? Block C. Hindi ko makita. Hindi ko mahanap yung Block C. Ayan. Dito ba? Ayan. Ayan. Nakita ko na siya guys. Ito. Block C. Sa parang pinakadulo siya. Pagkapasok mo ng Chongqing Mansion, pinakadiretso. Tapos dulo. Block C. Punta tayo sa 10th floor. Parang yung building nito dominated siya ng mga Indians. Pero parang they're kind of ano naman, approachable, ganun. Mukha lang nakakatakot, pero ako parang sanay na kasi ako makipaghalubilo sa ibang lahi. So parang naaano ko na rin, somehow nag-gauge ko na rin na parang approachable naman siya. Diba kanina may nag-hype nga si Kuya sa video. Mukha lang scary, pero they're really okay naman. Ayan guys, yung booking ko nakasabi, Joyous Guest House. Ayan, Joyous Guest House, so... Let's just knock on the door. Please press the bell. Let's press it. Calling now. Please wait a moment. Okay, go ahead. Hey guys, nandito na ako sa aming room dito sa Chongqing Mansion. Actually, good for two to, pero since I'm alone, mag-isa lang ako. Pero ilalagay ko dito kung mag-ano ko sinubo. Oh shit, may tao. May tao. Hey guys. Kasi marami kasing rooms dito guys. Like, tama, may papasok. Ala, may mga camera pala all over. May papasok kasi mag-vlog sana ako pero bigla ko natakot. Ayan, ito yung room ko guys. Parang may common ano kami dito, ref. Tama ba? Pwede ko siyang lagyan. Yeah. And then may room dito, may room dyan, may room. Parang common, ito may common area kami na ganun hallway. Tapos ito yung kanya-kanya naming room. Nasa 108 ako. And this is my room. Diba? Actually, it's actually pretty okay like for Hong Kong ha. Kasi guys, dito sa Hong Kong. Ang Hong Kong talaga eh guys, sobrang sisikip talaga ng mga kwarto nila. Pero actually ito, okay na to like. For its price, ilalagay ko kung magkano siya nag-book dito. Pero hindi rin to kamahalan. Like, isa to sa mga mura kasi as in, nagtingin ako ng isa sa mga pinakamura kasi mag-isa ako, diba?
Pero okay na to, like, for Hong Kong standards, guys. Like, sobrang sisikip kasi talaga dito ng mga kwarto sa Hong Kong. Okay na to, oh. Mag-isa lang naman ako. Tapos, wala akong maleta. Naka-backpack lang ako. Kasi I have my own CR here. Ayan, no. This is pretty okay, di ba? Yeah, so that's our room tour. I mean, TV naman siya. May TV siya. Tapos may aircon. It's pretty decent naman. Wala lang akong bintana. Kasi nga, mumurahin lang to. But that's okay. So, mag-freshen up lang ako kasi ang init, guys. Na-hungered ako. And then, mag-charge lang ako ng mga gamit kasi palobad na rin yung cellphone ko. Mga 1 hour rest. Tapos, mamaya mag-explore na agad tayo dyan sa Tsim Sha Tsui, sa Avenue of the Stars, sa Victoria Harbor, yung mga Symphony of Lights. Ayan. Explore na agad natin yun mamaya. So, I'll see you again on my next vlog. So, salamat sa pagsama sa akin dito sa Hong Kong. Yay!